robo sa lipunan, mga halangang kaluluwa sa pamahalaan. Walang sasantuhin, walang sisinuhin. Sabit sa ngalangala kapag napuntirya ka ni Karex Kayanong sa Target On Air. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw ng Lunes sa April 28, 2018. Isang oras tayong tatalakay sa Target On Air Ustream TV. Nakasimulkaso kami sa aming Facebook page sa ating Ustream TV. Abangan nyo ang Target Patrol Nationwide, si Alan Tigulo. Andyan ho sa Baguio City, si Neneta Tenorio na sa Mindanao, Rashida June Castro na sa Basilan Province, Romela Mendy na sa Cagayan, Charlie Mendoza na andyan ho sa Quezon City, si Jeff Puntillas na andyan ho sa Cebu. Oras hatid sa inyo ng Toyota Fortuner. It's the luxury car, Toyota Fortuner. Kaninang umaga, mga kaibigan, yung unang flag ceremony racing ni General Oscar Albayalde dyan ho sa Campo Crame, at sinabi ho ng mama at ilang araw, ilang linggo, ilang buwan magkakaroon ho ng reshuffle o yung malawakang pagsibako doon ho sa mga tiwaling poliso. At alam naman ho natin na seryoso ho ito hong si Police Director General Oscar David Albayalde, na bago pa man ho siya mahirang mapili, sabi ko nga ho sa inyo, ng palasyo ho na Malacanang, matagal na ho niyang yung sinasabing internal cleansing ho sa PNP. Yan ho ay kinasaho ni Oscar Albayalde, at yan ho ipagpapatuloy ho nung mama para malinis ho at maalis ho sinasabing mga tiwaling poliso. Dahil ang panawagan ho niya sa publiko, mga kaibigan, lalo na ho doon sa sinasabing may mga bastos, bastos ho na poliso, abay magsumbong daw ho. At yung dating text bato hotline na 2286 ho, mga kaibigan, na ngayon na itetext nyo doon kay Oka hotline ha. Yung 2286 ho, mga kaibigan, abay yun daw ho yung official hotline ng Philippine National Police. Pakinggan ang inyong mga pinagpipitagan ng Chief of Police. Haharap sa hamon kontra illegal na droga at karumal-dumal na krimen sa PNP Shoot to Kill Order. PNP Shoot to Kill Order. Kasama ang nag-iisang target personality sa radyo, dyaryo at teleradyo, Karex Kayanong sa Target On Air. Ang sabi ho, mga kaibigan, ni PNP Chief Oscar Albayalde, nung siya daw ho ang nasa NCRP, o tama ho, dahil ako mismo saksing buhay, isa ako dun sa nagko-cover ho, adyan ho sa NCRP, o, nasa 279 hong pulis, yan ho yung napadismiss ho nung mama, at 825 ho, yan naman ho yung sinuspinde, at 99 ho yung demoted ho, at 365 ho yung kanyang na reassign papunta ho dyan sa Mindanao ho. At ang tabayanan ho natin na eto ho, sinasabing ikinasang internal cleansing sa PNP para ho maiwasan ho yung sinasabing mga korap at mga tiwaling polis, mga kaibigan. Eto na ho yung panahon, siguro pagpapatuloy lang ho ng mama yung iniwang posisyon ho ni Bucor, ha, Bucor Correction ho ngayon, na si General Ronald Bato de la Rosa. At sabi ko nga ho sa inyo nung last interview ho, sinabi ho nung mama, abay dalawang klase pinagpipilian ho nung mama ni Chief Bato ho, hindi ho senador, yun hong governor ho. At alam naman ho natin na ang survey ho kung sa pagka-senador ho ang pag-uusapan, abay nanguna ho, ito hong si Senador Grace po ho, at ito hong si Assistant Secretary Mocauso, no? Eh, tila malabo ho dun sa katotohanan ho, di ba? Malabo ho, kumbaga malayo ho dun sa survey, at ang ginawang survey pa ho, social media, di ba? Alam naman ho natin, kapag sinabing social media, abay nangunguna ho dyan yung Mocauso blog, di ba? Ang tanong ho ng mas nakakarami, lalo na ho dun sa mga DDS, teka Karex, saan ba hinugot, di ba? Saan ba ho kinuha
yung survey na yan. Isa ho yan sa pag-uusapan ho natin. At balik muna tayo mga kaibigan dito sa PNP. Police Hour sa Target on Air. Kanina ho, sinabi ho ni Oscar Albayal, dahil isa ho tayo sa pumunta ho dyan sa Campo Crame para saksihan ho yung kanyang unang flag raising ceremony. At dinalahon ho yan ng ilang kapwa general dyan ho sa Campo Crame. At ang sabi ho ng mama, abay supportahan natin itong intelligence group. Intelligence group, kung alam nyo naman ho, ito ho yung nag-iimbestiga, ito ho yung umuhuli doon ho sa kapwa kabaro ho, nasangkot ho dito sa katiwalian, sa korupsyon. Ito ho yung counter intelligence tax force, so mga kaibigan, natutugis ho, kaindo, kahuan ha. Tutugis ho ito doon ho sa mga tiwaling police. Kung natatandaan nyo ho, yung isang opisyal ho dyan sa lalawigan ho ng Pampanga, yung hepe, di ba? Yung ikinasang entrapment operation ho, mismo sa loob ho ng opisina ho niya. At ang humuli ho doon, itong counter intelligence tax force ho, di ba? Na kahit na ho ka ba? Di ba? Na sinasabi ng A1 Info na meron hong katiwalian o corruption ho, dapat daw ho supportahan at alisin. Diba? Linisin ang hanay ho ng PNP. Isa ho yan sa mga direktiba ho ng bagong chief PNP na sa katauhan ho ni General Oscar Albayalde. At ang tumpak na oras sa alas 3:10 PM. Oras hatid sa inyo ng Toyota Fortuner. Basta luxury car, Toyota Fortuner. Oras hatid sa inyo ng BPI Housing Loan at Datum Incorp. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng First Allied Emporium Jewelry Incorporated. Matatagpuan sa Unit 7, Block E, Farmers Plaza, Araneta Center, Socorro, Quezon City. Siguro tanggap muna tayo ng pagulat habang tinatawagan ho ng ating production assistant, production staff, ang ating news team, ang linya ng komunikasyon ni NCRPO Chief General Camilo Cascolan. Kanina ho, kausap na ho namin nasa command conference at ang bilin ho nung mama, siya mismo ho yung tatawag ho. Palibasa't medyo naiinip po ang ating mga televiewer, ang ating mga avid listener ho, kami na mismo ho ang tumatawag ho. Ipagpaumanhin nyo na lang ho, dyan ho sa tanggapan ho ng NCRPO na medyo makulit ho kami dahil gusto ho namin siya makausap dahil gustong paigtingin ay itong double barrel nga, itong upland double barrel ni General Camilo Cascolan. Police Hour sa Target on Air. Tama ho, Karex, at maganda ho yung linisin ang ilang hanay ho ng Philippine National Police ho, para mabawasan ho yung mga corrupt ha. Sabi ho ni Berto ha. Former barangay captain ng Basilan Province sa tatlong kamag-anak patay ho sa pamamaril. At naandyan ho si Rashida June Castro. Target Patrol Report. Yes, isa na naman karakuan din sa politika ang nitala ngayong nalalakit na ang iski at barangay election. Kahapon na madaling araw, patay ang dating barangay captain at tatlo pa nitong kamag-anak ng lusubin ng mga armadong kalalakihan ang bahay ni barangay captain Usan Asani ng barangay Mamburingan, Muntaya, Tugan, Basilan Province. Nagugat ang pamamaril dahil sa politika at kasalukuyang nasakusin niya ng kapulisan ang incumbent barangay captain na si Herne Asaw habang iniimbestigahan pa ang utak sa pamamaril sa bahay ng dating barangay captain na tatakbo muli ngayong Mayo 14 elections. Nakumpiskada mga autoridad ang M16 rifle at M23 grenade launcher sa posisyon ni incumbent Capitan Asaw na katatuhan ng illegal positions of firearms in violations of the Communist Gun Ban. Samantala, narinig naman sinabi ni Task Force Batilan Commander Brigade General Judy Max Uy na hindi niya masisiguro na zero ang magiging resulta ng violent elections incident. Pero ganun ba man, gagawin niya ang lahat para maging safe at credible ang gaganapin SK and barangay elections dito sa lalawigan ng Basilan.
para sa tagitan o mula dito sa Dakilan Bading na si Jun Castro reporting live sa Houston TV. Good one! Target Patrol Report. Si Kuyang Rashid Jun Castro mula ho dyan sa Basilan Province. At magandang hapon ang kay Maluso, Basilan Mayor, Mayor Hanibud, Mayor Hans Budho ng bayan ho ng Maluso, Basilan Province. At lagi ho nga nanonood sa atin yan. Lalo na ho yung kaibigan ho natin, si Sulu Governor Abdul Sakur Tototan, isa ho sa mga televiewer ho natin. At lagi ho natin pinag-uusapan ang Sulu Province dahil rin ho sa kanilang mga kababayan, no, constituent nga dyan ho sa Sulu Province. Ito, cambio muna tayo ng topic ko mga kaibigan. At ang tumpak na oras sa 3:14 ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Toyota Fortuner. Basta luxury car, Toyota Fortuner. At magandang hapon na kay Mama Connie Santa Ana. Naka-assign ho dyan sa Toyota dealer sa Taytay Rizal. Si Ma'am Connie Santa Ana. At lagi ho nanonood sa atin yan. Oras hatid sa inyo ng Toyota Fortuner. Basta luxury car, Toyota Fortuner. Eto, cambio muna tayo ng topic ko mga kaibigan. At handa raw hong umuwi at handa raw hong bumalik ko sa Pilipinas. Itong si Communist Party of the Philippines, CBCP. Itong CPP, Founder Jose Marie Sison hong mga kaibigan. Dahil kain doon, nagbigay ho ng direktiba ho. Ito hong si Pangulong Digong. At sabi, bibigyan natin ng palugi dito si Joe Masito na within 60 days o 2 months ho. At para ho makapag-prepare ho yung mama. At umuwi ho dito. Pag-usapan ho itong peace talk ho, peace panel ho, na matagal na hong ikinakasa, matagal na hong iniluluto. Sa pagitan ho ng grupong rebelde at makabalik loob na ho sa ating gobyerno ho, inaantabayanan ho yan dahil ito ho yung magiging source para maiwasan ho yung karahasan, gera na sinasabing sa pagitan ng militar, sa pagitan ho ng mga grupong rebelde ho, hari nawa ho, ito ho matapos na ho, maluto na ho itong problema na to, di ba? Dahil sa binigay hong palugid doon mga kaibigan, ito hong 60 days ho. Diba? Sasagutin na raw ho yung aeroplano, accommodation, lahat, hotel, lahat ho ng gastos. So, abay mantakin mo, napakagandang offer ho ng ating gobyerno. Ay dito kay founding chairman, ha? Itong si Communist Party of the Philippines, Joe Masison ho mga kaibigan, na alam naman ho natin na kapag ganitong meron hong kaguluhan na dyan ho sa Mindanao ho, sinasabi, lagi na lang hong problem ho itong grupong rebelde ho, NPA, New People's Army mga kaibigan, na matagal na hong problema ho ng ating gobyerno. At ilang presidente na ho ang nagdaan kahulyan, tila laging problema ho ito hong kaliwa, itong kaliwa ho na sinasabing miyembro ng NPA ho mga kaibigan, dahil ito daw hong pistok na to sa oras daw ho na magkaroon ho ng ceasefire agreement to ang NDFP ho at ang gobyerno mga kaibigan, abay yun daw hong amnesty, di ba? Ay tila spoil brat pa nga ho dito kung tutuusin at pag-aaralan ho natin kahindo, ito hong si Joma Season ho mga kaibigan. Marami hindi dinidemand ho yung mama, di ba? Gusto daw ho magkaroon daw ho ng amnesty. Yung paglaya, kahul yan, dun ho sa mga political prisoner ho mga kaibigan. At ilan pa lang ho yan, di ba? Mamaya ho ating hihimayin ho, sinasabing agreement, yung peace talk ho, o ceasefire ho, ng pagitan ho, ng grupong rebelde ho, ni Joma Sison at ng ating gobyerno mga kaibigan. At tanggap muna tayo ng pag-ulat ha, Pangulong Digong, nakatakdang magtungo ho ng Maguindanao upang ipresinta yung mga armas sa 36 hong municipal. Mamaya nga, pakitawagan mo nga sa akin si Mayor Freddy Magundadato ng Magundadato Maguindanao. Kasi meron nung silang programa yung Oplan Balik Armas. At ito yung report ni Nened Tenorio. Target Patrol Report. Nakatakdang
nga iharap kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga armas na isinungko mula sa 36 na munisipyo ng Maguindanao ngayong linggo sa pangunguna ni Maguindanao Governor Ismael Mangondagato. Ayon kay Deputy Governor Ramila de Langganen, ang nasabing programa ay isasagawa ngayong April 25, 2018 sa Provincial Capital ng Bulawan. Inikayat ng Deputy Governor ang lahat ng mga alkalde na magtungo sa nasabing araw upang makadaupang palad ang Pangulo, kasabay ng pag-presenta sa mga armas na kusang isinuko ng mga residente mula ARMM Region na Netinorio para sa target ng Air Television DWAB 1098 Worldwide. Target Patrol Report. Si ating Ninedo Tenorio mula ho dyan sa Maguindanao kasi matagal na hong inilunsad, matagal na hong ikinasa. Ito sinasabing off-plan balik armas so, dyan ho sa 36 hong munisipalidad, dyan ho sa probinsyo ng Maguindanao. At kanina aming kausap po yung kapatid ho ni Governor Toto Ismael Mangondagato, itong si Mayor Freddy Mangondagato. At tuloy-tuloy daw, sabi niya Karex, tuloy-tuloy lang yung programa ng bawat municipal mayor dito sa province ng Maguindanao, itong programang Off-Plan Balik Armas. So, at mamaya ho, susubukan ho nating kausapin at tawagan ho itong si Governor Toto Mangondagato ho, mga kaibigan, si Governor Ismael Mangondagato ng Maguindanao. At para malaman ho natin ilang bayan na ho sa probinsyo ng Maguindanao ang nag-comply, no, nagsumiti ho ang tumugon dito sa direktiba ho ng Off-Plan Balik Armas. So, kasi kung armas ho pag-uusapan, abay parang pangkaraniwan na ho yan sa Maguindanao. Ultimo nga ho yung minor ding edad ho, kahul yan dyan ho sa Maguindanao eh. Nung kami dumako ho dyan at inimbitahan, personal ho kaming inimbitahan, no, baka hindi niyo ho alam. Adun ho sa bago pa lang ho sumusubaybay ho sa programa ho namin, abay inikot ho namin ay yung Maguindanao na yan. Yung mismong pinangyari, no, encounter ho, anong Shop 44 ho, dun ho sa barangay Tukinilipay ho, kung di ako nagkakamali. Ajan ho sa Maguindanao, yung boundary ho doon, yung sa Tulay ho, di ba? Naging tourist spot na rin ho yun. Yung pinangyarihan ho ng Ampatuan Massacre ho, sa site ho doon sa Maguindanao ho, pinuntahan din ho namin yan through Mayor Dato Rasul Sangki, isa ho doon sa state witness nung panahon na yun. Idinokumento ho sa amin kung ano yung totoong istorya ho doon ho sa Maguindanao Massacre. Huwag kang maglilipat! Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Karex Cayano. Ang oras, alas 3:21 ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Toyota Fortuner. Basta luxury car, Toyota Fortuner. Oras hatid sa inyo ng BPI Housing Loan at Datum Incorporated. Balik na ho tayo, mga kaibigan, habang tinatawagan ho ng aming staff, tinatawagan ho si General Oscar Albayalde, si Governor Toto Ismael Mangondagato. Subukan mo lang tawagan at baka makausap po natin, dahil sabi ko nga ho sa inyo, kung internal cleansing ho ang pag-uusapan sa hanay ho ng Philippine National Police, abay agresibo ho dyan. Ito hong si Oscar Albayalde, ang Chief PNP, at saka yung kaibigan ho natin sa NCRP, oh, si General Camilo Kaskulan. Pakinggan ang inyong mga pinagpipitagan ng Chief of Police. Haharap sa hamon kontra illegal na droga at karumal-dumal na krimen sa PNP Shoot to Kill Order. PNP Shoot to Kill Order. Kasama ang nag-iisang target personality sa radyo, dyaryo at teleradyo, Karex Cayano sa Target On Air. Ito ho, at mapalad ho tayo, mga kaibigan, at pinaunlakan ho ang tawag ho natin. Nasa linya ho ng ating komunikasyon si Idol, ha. Ito, madaling kausap po. Nung nasa PNP Director for Operation, nakakausap na ho natin hanggang maasahin ho ngayon dito ho sa Metro Manila
sa NGRPO. Nasa linya ho ng ating komunikasyon si General Camilo Cascolan. General, magandang hapon po. Tares, magandang hapon po sa inyo at sa lahat-lahat po na nakikinig po ngayon. Opo, at tayo napapanood doon sa Target Owner. Unang direktiba ho, General, palalakasin ho natin, paiigtingin itong Upland Double Barrel, General. Yes po, correct. Lahat po ng mga ginawa po natin, isusustain po natin ang gains ng double barrel. Pero syempre ho, tulad po ng ginawa po natin dati, meron na po tayong mga procedures and other amendments na ginawa para ho mas maganda yung double barrel. Ito po ay ipagpapatuloy natin. Apa, doon naman ho sa reshuffle, revamp po, sa mga bawat district director, ano na hong balita, General? Sorry po, hindi ko masasabi na po ha. Apa, yung palitan ho, reshuffle ho, sa bawat district director? Well, as of now, correct, no? Mm-hmm. Kaya nga ho na sinabi ko sa inyo, ang pag-alis po ng isang district director dito po sa NCR ay hindi ko pinag-isipan. Mm-hmm. Ito po ay isang rason po nito ay wala hong vacancies pa po sa taas. Apa? At kailangan din po natin i-promote yung ating mga district directors na gumawa ng maganda. Mm-hmm. During the time po ni General Albayarde dito po sa NCRPO. Apa? So inaasahan ko po na pag inalis ko po sila, sana ay may promote po natin ng mas mataas na posisyon. Apa? Doon naman ho sa internal cleansing, paano ho natin lilinisin ang ilang corrupt sinasabing tiwaling pulisyo? Yes, ang mga tiwaling pulis, gaya nga ho ng sinabi ko, kung tiwali ang mga pulis, mas mabuti pang umalis sila. Dahil kung hindi po, paiitingin po natin ang tinatawag nating internal cleansing, i-disiplinahin po natin ang mga lahat ng ating kapulisan. Apa. Yan po ay para makuha po natin ang confidence, trust, and respect ng ating komunidad. Mm-hmm. Hindi po tayo pwedeng gumalaw kung ang mga pulis natin ay mismong gumagawa po ng krimen. Apa. At ngayon hong nalalapit na itong barangay SK election, meron hubang hotspot record ho ang NCRPO sa Metro Manila? Well, correct, ano? I-check ko pa ulit. Kasi yun ho sa balita, ang sinasabi ho, ang balita po ng Caloocan, marami pong areas of concern. Mm-hmm. Pero nung tinanong ko naman po ang hepe ng Caloocan, ay hindi po totoo. Kaya i-evaluate po namin ulit yung mga report. Apo, kumbaga magkakaiba ho sila ng figure, kakaiba ho dun sa mga nag-iimbestiga sa mga hotspot to, General? Yan po ay, alam niyo ho, correct, hindi po natin maiwasan kung minsan na yung mga dating hotspot ay hanggang ngayon ginagawang hotspot. Dahil po, kailangan po talaga ng technical working group. Isang Apa. Oversight committee na mag-evaluate po sa mga lugar na ito. Gayunman, hihingin pa rin ho namin ang aming deployment at saka pagbabantay sa mga lugar na ito. Apo. At meron na ho ba kayong pakikipag-dialogo ho sa tanggapan ho ng PIDEA dahil malapit na raw hong ilabas ho yung sinasabing narkoliso sa mga barangay ho? Hindi ko po masyado nakapo na, pero at any rate, correction, magkakaroon po kami. Ako po ay bibisita sa tanggapan po ng PIDEA para mag-usap po rin po si Director General General Aaron Aquino at para mapag-usapan po namin kung paano po namin paitingin palalo ang Upland Double Barrel o ang kampanya natin kontra sa droga. Apo. Mensahe po, General, kami nagpapasalamat to at umasa ho kayo, time to time ho, tututukan ho namin lahat ng kaganapan sa NCRPO at katawag nyo itong programang Target On Era, General. Maraming salamat po, Karek. Katuwang po namin kayo sa pagbibigay ng katahimikan ating lungsod ng Metro Manila. Maraming salamat po. Apo. General, baka meron ho kayong mensahe na sa inyo din pagkakataon, General. Ang atin lang po, correct, ang atin pong sa kapulisan, let's maintain po ang ating alertness sa ating komunidad, let's maintain our awareness, at kailangan po natin ng isang komunidad na partner ng ating kapulisan. Apa. Sana po ay lahat ng mga kapulisan ay umiwas sa mga krimen, maging disiplinado, para ang komunidad po ay tutulong ng buong-buo sa ating mga kampanya. Apa, maraming salamat po, General Camilo Cascolan. General, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Karex. Maraming rin pong salamat. Pakinggan ang inyong mga pinagpipitaga ng Chief of Police haharap sa hamon kontra illegal na droga at
karumal-dumal na krimen sa PNP Shoot to Kill Order. PNP Shoot to Kill Order. Kasama ang nag-iisang target personality sa radyo, dyaryo at teleradyo, Karex Kayanong sa Target On Air. Yan ho ang tinig ho mga kaibigan ni NCRPO Chief General Camilo Cascolan. Sabi ko nga ho sa inyo, kanina pa ho namin tinatawagan at kanina pa ho namin kausap bago ho mag-start ay itong programa ho namin. Kaya nung tinawagan ho ng ating production assistant, tinawagan ho ng ating production staff po at nagbigay-pugay ho agad, nakausap ho natin tungkol naman ho dun karig sa internal cleansing o dun ho sa reshuffle. Narinig na ho namin kay General at promotion at inaantay pa niya yung direktiba ng National Headquarters tungkol ho dito, sinasabi ng ipapalitan ho ito ho mga district director ho . Police Hour sa Target On Air. At ang oras alas 3:29 ng hapon at ang oras hatid sa inyo. Oras hatid sa inyo ng Toyota Fortuner. Basta luxury car, Toyota Fortuner. Oras hatid sa inyo ng BPI Housing Loan at Datum Incorporated. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng First Allied Emporium Jewelry Incorporated. Matatagpuan sa Unit 7, Block E, Farmers Plaza, Araneta Center, Socorro, Quezon City. Tanggap muna tayo ng pagulat habang tinatawagan noon ng ating production assistant si Governor Ismaela Toto Bagudadato live from Maguindanao. Ating kausapin muna isa nating target patrol. Abay daw hong operation ng drop ball sa Baguio City. Abay talamak. Ibig mo sabihin, Kuyang Alan Tiguloy, walang pangil ang PNP dyan sa Baguio City. Target Patrol Report. Yes, Alex, pakinggan natin. Tama ka dyan, walang pangil talaga ang ating mga otoridad dito sa lungsod ng Baguio. Kung saan nga talamak, itong mga natura na pasugalan nito, ayon sa mga tinanggap natin mga reklamo, hinggil sa naturang mga drop ball na ito dito sa lungsod ng Baguio na kung saan may limang pwesto yung kanilang binabanggit na kung saan ay nakalagat ito sa mga iba't ibang bahagi ng ating kalunsuran na kung saan dito umano nalululong itong mga asawa ng ating mga kababayan dito na kung saan pati mga mag-aaral ay talagang pumapasok dito sa naturang mga pasugalan nito. At hindi lang drop ball kasama ng rates itong mga nanuramayag pag dito, kundi mayroon pa silang palarong monte na kung saan malaki ang numero ang atayan dito kaya dito nalululong itong ating mga kababayan dito sa lungsod ng Baguio. Kaya naman nananawagan sila sa ating Pangulong Digong na kung saan sana nga muna itatignan at sana itatigil itong mga naturang sugalan nito. At sa kanilang mayor na rin na si Mayor Mauricio Dumugan ay nananawagan itong ating mga kababayan na sana alalayan sila at patigilin itong mga naturang pasugalan nito dito sa lungsod ng Baguio. Wala dito sa lalawigan ng Pangasinan. Alam ko na reporting live sa Houston TV para sa Target On Air. Target Patrol Report. Si Kuyang Alan Tiguloy mula ho dyan sa Baguio City. Si Chief PNP Oscar Albayalde, standby lang ho kayo at nag-signal na ho yung kanyang staff. At maya-maya lang daw ho ng konti ating tawagan o balikan ni Jory Arce. Ngayon lang ho, katetext lang ho. Sabi, pakisabi, Karex, dun sa yung production assistant o yung tumatawag kay Chief PNP, nasa isang meeting lang. Maya-maya at matatapos na rin yung kausap at para naman ho mapagbigyan yung programa nyo na makausap nyo. Si General Oscar Albayalde. Pakinggan ang inyong mga pinagpipitaganang Chief of Police. Haharap sa hamon kontra illegal na droga at karumal-dumal na krimen sa PNP Shoot to Kill Order. PNP Shoot to Kill Order. Kasama ang nag-iisang target personality sa radyo, dyaryo at teleradyo, Karex Kayanong sa Target On Air. Ito, balikan ho natin mga kaibigan itong paksa ho natin. Maganda ho to ha, kung sakaling matuloy ho itong ceasefire agreement to, itong peace panel ho sa pagitan ho ng grupong NPA. Ang depensa lang naman ho dito, ang depensa ho ni Mayor Inday Sara Duterte, kung siya mismo, based on opinion ho kay Mayor Inday Sara ho,
wala na ho siyang plano na makipag-usap ako, bagay peace talk ko, ibalik ko yung tiwala ho ng rebelde ho sa ating gobyerno. Speaking of Mayor Inday Zara, pasok ko yan sa top 12 na senatorial race na tatakbo ho ngayong 2019. At hindi ho biro, sinasabing line up po sa mga tatakbong senador ho mga kaibigan. E dun ho sa kabubukas lang ho ng himpilan ho sa radyo at nanonood sa ating Facebook Live sa Ustream TV, kanina ho sinabi ho namin si Senador Grace po ho, abay nanguna ho kahul yan dun ho sa SWS survey. O survey ho, hindi ho natin alam saan ho hinugot ho yung survey na ho yun, na sinasabi ho pagtakbo ho dun sa senador ho, di ba? Iwan muna natin yung paksa ho natin dyan ho sa pisto ko o dun ho sa ceasefire agreement ho. At pag-usapan muna natin itong survey ho dun ho sa mga tatakbo ho ng senador. Maingay din ho yung pangalan ho ni Tutok Erwin Tulpo, di ba? Yung T3, si Erwin Tulpo na sa Radyo Pilipinas. So, at alam naman ho natin, isa ho yan sa nag-handle ho ng PR ng ating palasyo ho ng Malacanang, yung sa totoo lang ho, di ba? Kumbaga, alam na ho natin kung paano ho ibinabalandra at ikinakamada ho yung istorya ho sa palasyo ho ng Malacanang. At yung panawagan ho, kumbaga yung taga-suporta ho ng Tulpo ho, mukhang na kay Erwin Tulpo ho yung pagtakbo ho ng senador. Kagaya ho ni ni Manika, ni, di ba? Isa rin ho yan sa mga tatakbo ho ng senador ho. Ang problema lang ho dito ho sa survey na to, marami nagtatanong, teka, saan ho hinugot? Saan ho hinango? Di ba? Itong survey na to, abay si Mocha Uson daw ho, hindi daw ho pumasok ho dun sa top 12 ho, di ba? Survey ho, para ho joke box ho yan. May kailangan ho maghulog ka para makita mo kung sino yung sinursurvey ho, ah. Comelec, ang Comelec ko hinikayat ang mga kandidato sa Barangay SK na gamitin, na gumamit ho ng yung reliable materials ho. Siguro ito ho yung sa Comelec ko, kasi ang problema ho kasi dito, kahit anong panawagan ho ng Comelec, lalo na yung maglalagay ho ng mga tarpaulin, may mga sukat ho kasi yan eh, di ba? Kung ano lang ho yung naka-allocate ho na sukat, kung saan ho dapat idikit yung mga poster, minsan nga ho, sa hindi naman ho dapat inilalagay. Ang problema lang ho kasi dito, minsan no, meron hong palpak ho, napapabayaan ho ng Comelec, sa dami ho niya, kailangan pa bambantayan isa-isa ho yan, di ba? Kaya nga yung panawagan ho ng Comelec ho ngayon, dapat to ang taong bayan mismo tumulong at magbantay ho. Alamin natin kay Charlie Mendoza. Target Patrol Report. Yes, correct. Nakapaloob sa Comelec Resolution Number 10-294 in line with the Public Act 9006 o ang Fair Election Act. Inatasan ng Commissioner Election o Comelec ng mga kandidato sa barangay at SK Election na sumunod sa batas. Una, correct. 5 piso lamang ang dapat gastusin ng kandidato sa bawat registrad ng butante sa kanyang barangay. Ang mga pamphlets, leaflets, cards, decals, stickers o iba pang mga printed materials ay dapat na may sukat lamang, gaya na binabanggit mo, 8.5 by 14 inches o katumbas ng isang bond paper. At kung maaari, itong mga ididikit ay mga recyclable, hindi katulad ng mga plastic na hindi basta-basta natutunaw. Sa mga posters naman ay dapat na may sukat na di lalampas ng 2 by 3 feet. Ilagay sa Comelec designated poster area ano doon ang mga paraphernalia sa unang araw ng kampanya. Malinaw ding nakasulat kung sino ang nagbayad ng political advertisement at para kanino. Yan ay ilan lamang, karek, sa dapat sundin ang isang kandidato ngayong eleksyon. Mag-uumpisa yung campaign period, ha? Baka mayroon akong mga bumabanat yan eh. Official date of campaign period sa Mayo 4 pa, karek. Oo, matagal pa yan. May 4 pa. Hanggang Mayo 12. Habang ang Comelec Ganba naman ay magkakabisa hanggang Mayo 21, 2018 na. Para sa Target Live, ako si Charlie Mendoza. Target Patrol Reports. Si Kuya nga Charlie Mendoza at tama ho yung report doon ng mama at babantayan ho natin yan, ha, yung itong barangay at SK election. At bago ho mag-election, ho, mag-a-assign ho tayo, naka-assign ho target patrol kung saan ho sila didistino, saan ho sila magko-cover ho
Dahil hindi ho biro itong barangay SK election, baka hindi nyo ho alam kasi ang problema ho ng isang komunidad nasa barangay ho. At lahat ho ng chismoso at lahat ho ng chismosa ho eh nasa barangay ho. Diba? Sabi nga ho ni Yusek Martina Dino, abay huwag nyo na iboto yung mga barangay captain na corrupt, yung mga barangay captain na ginagawa lang hong inuman, ay yung kanilang barangay hall, yung barangay captain na matagal na ho dun sa barangay ho nila. Diba? Eh, dyan nga ho sa Kaintari sa Loho, abay, nung ako'y nasa field ho mga kaibigan, nung ako'y nitusan ng aking anchorman, dahil nasa field ako nung last 2011, kasama ko pa niyan si Jory Arce, kami nasa field noon, nagko-cover kami sa mga bawat barangay. Abay, sabi ni barangay captain eh, alam mo ba, Karix eh, ako isa po na maging barangay captain. Pinagawa ko itong barangay hall ko at pinaganda ko. Ha, sa madaling salita eh, binigyan ko ng magandang tahanan ha, itong aking kabarangay ho. Abay, ang punto ho ni barangay captain, gusto ho niyang buhatin ho yung silya, kasama ho yung kama ho niya, at ipangalandakan ho sa amin, baka hindi nyo alam eh, marami akong ginagawa. Abay, tama ho yun, di ba? Kaya ka nga ho hinalal, hindi ka lang ho hangal, kumbaga inilagay ka ho dyan sa barangay ho, abay, dapat lang ho paglingkuran mo ho yun, di ba? Eh, ang problema ho eh, nung malaman ho namin ang punot dulo, abay, pinasakay ho kami sa Ferris wheel, nahihilo ho ako eh, di ba? Abay, pagbaba ko ho dun sa kanyang barangay eh, abay, mantaki mo, kahul yan eh, mas unang natapos yung kanyang pinapagawang bahay kaysa ho dun sa barangay. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Karex Cayano. Ang oras alas 3:39 ng hapon at ang oras sa tid sa inyo. Oras sa tid sa inyo ng Toyota Fortuner. Basta luxury car, Toyota Fortuner. Oras, hatid sa inyo ng BPI Housing Loan at Datum Incorporated. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng First Allied Emporium Jewelry Incorporated. Matatagpuan sa Unit 7, Block E, Farmers Plaza, Araneta Center, Socorro, Quezon City. Diyara, siguro abusin mo na itong mga nakasalang na Target Patrol. Si Romela Mendy, Jeff Apuntillas, maayong buntad mula dyan sa Cebu. At bago natin kausapin, si Gobernora Toto Ismaela Magudadato, Police Director General Oscar David Albayalde, PNP Chief, para hindi na maabala tayo mamaya. Unahin muna ito si Jeff Puntilla, sabay dating barangay Tanod, sinakal ng pamangkin ho patay. Pag sinabing sinakal, Jory, saan niya? Sa liig? Ay ba, may sinakal ba ho sa bewang? Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Karex Cayano. Dapat lang ho, Karex, matuloy na yung peace talk at tigilan ho ang kaguluhan sa Mindanao sa pagitan ng grupo ni na Joma Season at ang ating gobyerno. Ibalik na ho ang tiwala ho ng taong bayan. Tuldukan ho yung gera, yung katiwalian. Ang problema lang ho, Karex, kung peace talk ho ang pag-uusapan, ang tanong ho ng mas nakakarami, dito ho kami sa Nacar, Quezon, sa Chaong, Quezon, Quezon Province. Alam mo naman na andito ang tambayan, na andito ang grupo ng kaliwa. Kung sakali ba, Karex, na magkausap si Joma Season at ang ating Pangulo, 101% ba ho, matutuloy ba yung ceasefire agreement? Ano naman ho magiging kasunduan sa pagitan ho ng NPA? May bibigay ba sinasabing benepisyo? Okay, wag ho kayo mag-demand, di ba? Antayin ho natin. Eh, ang problema dun sa boss niyo na si Joma Season ho, di ba? Kumukuyuso yung yagbolso, di ba? Takot ho yung mama, di ba? At naandyan ho sa Netherlands. At ilang beses na ho hinamon, di ba? At takatakot-takot na mura ho ang inabot ho niyan ni Joma Season sa ating Pangulo. Eh, ang tanong dyan, Karex, totoo ba talaga na nag-aaway sila? Totoo ba ho talaga na sila ho ay nag-aaway ho, ay baka naman ho pinikula. Nako, kain do, wag kang gagawa ng ganyang kwento ha. At seryoso ang taong bayan, tapos sisingita mo na scripted. Tapos yung away nila malayo sa katotohanan. Nako, wag kang ganyan ha. Baka ikaw miyembro ka ng kaliwa, kaya sinisira mo yung diskarte ng taong bayan na gustong maibalik na ho yung tiwala. Diba? Speaking of tiwala, peace panel, ceasefire agreement,
matagal na ho nilakad yan ni Secretary Bebot Bello, di ba? Labas-pasok na ho yan sa ibang bansa, particular ho dyan sa Netherlands at nakikipag-ugnayan, di ba? Ang tanong lang ho ng kaliwa, eh ano ho yung magiging beneficyo ho namin, di ba? Gusto mo, paggawan ka pa ng condominium sa ibabaw ng bundok eh. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntirya sa Target On Air ni Karex Cayano. Wala na ba, Jorel? Si Jeff Pumpilla, okay na ba? Si Romela Mendio, kagaya lang ho neto, kasasabi ko lang ho, kain do, mantake mo. NPA at 70 Infantry Battalion may nagbakbakan sa Rizal, Cagayan. Paano mo papuwersahin sinasabing ceasefire agreement? Pinag-uusapan pa lang natin ngayon tapos sa Cagayan. Di ba? Bakbakan na naman ho ng NPA. Pag sinabi na lang NPA, bakit daw pogi ang tawag ho sa NPA? Di ba? May kilala nga akong NPA eh. Karamihan, pogi ang tawag eh. Meron kaming kasama dito, hindi lang NPA, kaso nga lang hindi pogi, ang pangit eh. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntirya sa Target On Air ni Karex Cayano. Ano kaya, gumamit pa kaya ng Banda 12 o ano yung susundo kay Joma Season, 'di ba? At pagpunta ho dito sa ano, dito ho sa bansa ho natin pag-uwi ho niya. Kailangan ba meron ka pang Banda 12 at Joma Season? Si Jeff Puntillas, ating kausap, si General Camilo Cascola, no? Mayan si pag naman ho ng reply niya, sabi niya, Karik, salamat sa imong pagsuporta sa NCRPO at umasa ka. Katawang niyo ako sa programa niya. Romela Mendy, NBA at 17 Infantry Battalion nagbalik na ito, nagbakbakan sa Rizal, Cagayan. Target Patrol Report. Pinatayang na sa 30 pataas ng miyembro ng New People's Army o NPA ang mga nakaengkwentro ng Philippine Army sa Barangay Talag, Sityo, Kamasi, Rizal, Cagayan, sa nakuhang balita ng Target Honor. Kasalukuyang nagpapatrolya ang mga miyembro ng 17 Infantry Battalion na nakabase sa Upigamo, Isabela, nang biglang magtaulan ng bala ng matataas na kalibre ng mga baril. Ang mga naturang New People's Army na agad nakadepensa, ang mga tropa ng pamahalahan na well-trained lahat. Ang mga ito ay tumagal ng 45 minuto ang bakbakan. Na-recover sa bakbakan ang mga iba't ibang uri ng bala, isang baril at subversibong dokumento sa panig ng NPA. Ay hinihinalang maraming nalagas dito dahil sa dami ng dugo na nakita o natagpuan sa encounter site. At sa panig naman ng tropa ng pamalahan ay wala ni isang sugat o casualty, scarex. Ang nangyaring bakbakan ito ay inihayag ng militar na lubusan na nilang napapahira ang pwersa ng mga naturang diniklarang terorista sa bansa. Yan muna, Karex, ang balita mula dito mismo sa Rizal, Cagayan. Para sa Target Owner Romel Mendy, live via Ustream TV channel, Worldwide. Target Patrol Report. Kasasabi ko lang, kahuan eh, mantake mo, gera na naman dyan ho sa Rizal, Cagayan. At NPA na naman ho, problema ho, di ba? Tapos sa 60 days, binigay ho ng palasyo ho ng Malacanang, mismo si Pangulong Digong na ho nagsabi, lahat ho ng gasto, sasagutin ho ng gobyerno, pag-uwi ni Joma Season, pag-usapan dito ang ceasefire agreement. Ang problema ho kasi dito, isa ho dun sa political prisoner ho, yung pag-resolve ho sa sinasabing usapin ho ng agrarian reform at rural development. At kabilang ho dyan yung sa ilalim ho ng comprehensive agreement o yung socio-economic reform ho. Isa ho yan sa mga pag-uusapan ho. Dating Barangay Tanod, sinakal ng pamangkin patay kay Jeff Puntillas. Target Patrol Report.
Yung sa labat, ngayong hapon, nagabalita na itong rakuha, karantay sa probinsya sa Cebu. Nakangkon o samad tinigbasan sa yaga bukubuko kining usa ka 34 anyos na lalaki. Uban kinigi tigbas sa uyuan raw sab sa iyahag asawa. Ang biktima ito na ilahag niya usa ka Jose Puntillas, ang residente kinis may barangay kadibu ang sakop na sa lungsod sa Katmon. Uban sa disputan na insidente, nakahimo pa kini sa pagmaniho sa multicab nga iyang gidriban ang biktima o nagka-report kini ngadto sa Katmon Police Station. Uban sa disputan ang insidente, dali nga niresponde ang Katmon PNP, pinaguluhan sa ilang hipe nga si Police Senior Inspector Romeo Durano Kaakoy Jr. o malapuson nga nasikop ang suspetsado nga nailang usag ka kanhi barangay tanod nga si Johnny Mulihon. Ang biktima, padayon pagkaroon nga nagpaalim sa samad tinigbasan sa luyong bahin sa Iyahagal Nawas. Para sa Target on Air, Jeff Puntillas, reporting live via Ustream TV Worldwide. Target Patrol Report. Si Jeff Puntillas sa maayong buntad bay at daghan salamat sa imong pag-report mula dito sa aming programa mula sa Mega Manila, Target on Air. Si Jeff Puntillas mula ho dyan sa Cebu. Ay, nung huling makausap namin, si Mayor Tommy Osmeña ho, ng Cebu City. Abay man takay mo, kahul yan. Ang dami palang nanood ho dun sa YouTube. At natutuwa ho sila dahil pagkatapos ho nating ma-interview, si Mayor Tommy Osmeña, katakot-takot na mura inabot. Oy, speaking of Vitaliano Aguirre, meron ho tayo nakuwang info dyan sa Department of Justice. Abay, yung mga big time ho na drug lord, ha? Ang tanong, Vitaliano Aguirre, magkano Korean? Kaya naman pala, tahimik na umalis, nag-resign, sinipa kung ano pa man ho. Di ba, masakit man ho pakinggan, drug lord ho ang pinag-uusapan. Dun ho sa pag-absuelto, at hahalukayin ho natin yan. Kahit na ganong kalalim ho, aalamin ho natin ang punot dulo, bakit ho nag-resign, bakit ho sinipa, at bakit ho inabsuelto. Ito hong sina Kerwin Espinosa, Peter Lim et al. At ilang pa hong mga drug personality na sangkot to, na sinasabing ginamit daw yung mga drug personality para ituro ho si Laila Corsa de Lima at manilbihan, manirahan sa loob ng Campo Crame. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target on Air ni Karex Cayano. Kami nagpapasalamat po kay General Camilo Cascolan, NCRPO Chief. Bukas po ating kakausapin, Governor Ismael Toto, Magudadato ng Maguindanao. At pag-usapan natin, Governor Toto, yung mga Oplan Balik Armas, ilang bayan na nag-comply sa inyong programa, isa uli itong mga armas na to, dyan ho sa Maguindanao. Si Vice Mayor Dato Otto Montawala, kausap na ho natin. Hindi ho namin makakausap po si Governor Ismael Toto Magudadato. Siguro yung Mayor's League ho ng Maguindanao. Para na rin kausap mo yung Governor Don Garek dahil siya ang Pangulo ng buong Mayor sa 36 na bayan sa Maguindanao, si Mayor Freddy Magudadato. Yung lagi niyong kausap, Garek, yung laging nanonood doon sa programa niyo, si Mayor Freddy Magudadato ho yun. Bukas ho, ating kausap at nag-confirm na ho yung kanyang secretary. All right, ready raw ho kapag tinawagan ho natin. Jore, alam mo na gagawin bukas, ha? Yeah, isa lang mo kagad si Mayor Freddy Magudadato. Ramin ho nakagapay sa technical side na si Shine Cruz, si Sean Chua, ang nag-iisa naming production assistant, production staff, matikas. Palibasat nakausap mo ngayon si General Cascolan. Ang merienda natin ngayon ay banana kayo, ha? Sa amin yung saging sa i-stick, ha? Bye-bye! Ito po, si Karex Cayanong. Inyong napakinggan si Karex Cayanong sa isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Muling abangan bukas sa ganitong oras at sa paborito.